Nagpaabot ng pakikiramay ang Malacañang sa pagpanaw ng dating senador at aktor na si Ramon Revilla Sr. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo Harry Roque, ipinapalangalanin ng administrasyon si Ginoong Revilla, si Don Ramon ay dalawang terminong naglingkod bilang senador. Kilala din siya bilang isang batikang aktor, pero para sa kanyang pamilya, isa siyang minamahal na ama. Ang kontribusyon niya sa kanyang naging career o karera sa industriya ng entertainment at sa paglilingkod bayan o public service, babalikan sa pagtutok na ito ni Lars Santiago. Mula sa pagiging Senardong Putik at Pepeng Agimat sa big screen. To stay silent. Hanggang sa pagiging public servant bilang senador sa loob ng 12 taon. Hindi matatawaran ang naging ambag ng tubong Cavite na si Ramon Revilla Sr. o Jose Acuña Bautista Sr. sa tunay na buhay. Sa mundo ng entertainment, naging aktibo siya sa harap at likod ng kamera. Nag-uwi siya ng iba't ibang parangal gaya ng FAMA's Best Actor, Box Office King, at Most Outstanding Actor of the Year noong 1979. Outstanding Producer of the Year noong 1976 at Outstanding Film Production and Socio-Civic Leader noong 1975. Nang pasukin niya ang mundo ng politika, tumakbo siyang senador noong 1992 elections at nakuha ang number 2 slot. Simula noon, nag-akda siya ng iba't ibang batas, kabilang ang Public Works and Highways Infrastructure Program Act of 1995. Na layong magpatayo ng mga infrastruktura sa iba't ibang bahagi ng bansa, pati sa mga liblib na lugar. Mula sa kapakanan ng mga kabataan, teacher, hanggang mga mamamahayag, may mga panukala rin siya. Well, ang aking masasabi, marami yung mga bills dyan na naging batas. Dito sa Senado, 12 years time, wala rin ako isang kaso kahit isa. Naging author din siya ng amendment sa Family Code ORA 9255. Batas na nagbibigay pahintulot sa mga illegitimate children na gamitin ang apelyido ng kanilang ama. Nakilala rin si Don Ramon dahil sa dami ng kanyang mga anak na hindi bababa sa 80. Katuloy yan, naming yun. 80 na ho ang anak niyo? Oo, meron na ho. Ilan na po? Something like that. Something. Wala ho kayong exact figure? Wala akong exact, nasabi exacto eh. So yung 80 plus ho na yun, ina-acknowledge niyo lahat yun? Ina-acknowledge lahat yun. Uh-huh. Kabilang sa mga anak niya sa unang pamilya si Senator Ramon Bong Revilla Jr. Nitong Marso, ipinagdiwang pa ng Revilla Patriarch ang kanyang 93rd birthday. Ang bisa ng kanyang agimat, bakas pa sa maayos na kalusugan ng dating aktor at senador na malinaw pa raw ang pag-iisip pati ang mga mata. Ilan taon ka na dati? 93 years old. Imagine, my God, at lakas na lang. Very sharp pa yung kanyang pag-iisip. At may agimat pa. May anting-anting pa. Anting? Binigay mo na sa akin yung agimat mo, hindi pa, sayo pa, kaya mahaba pa buhay mo. Ang kanyang birthday wish noon. Mahaba pa buhay mo, daddy. Pero nitong Hunyo, isinugod sa ospital si Don Ramon matapos raw mahirapang huminga. Matapos ang ilang araw. Ipinakita pa ni Senator Bong ang video bago ang angiogram ng kanilang ama kung saan sama-sama nilang ipinanalangin at itinir ang kanilang daddy. Love you. See you later. Kalahun ay bumuti rin ang kanyang lagay at tinanggalan na rin ang ventilator. May video rin ng isang conscious at nakakapagsalita pang Don Ramon na ipinapasa na raw ang agimat sa kanyang anak na si Senator Bong. Agimat! Abinigay mo na ba? Yung agimat niya. Kailan mo yung agimat mo? Kailangan mo yun ngayon. Naipag-iwang pa ni Don Ramon ang Father's Day sa kanyang bahay. Pero nakaratay na siya sa kama at may mga nakakabit ng aparato. Ikinasilip din ni Sen.
Senator Bong ang kwarto ng ama na puno ng sari-saring larawan ng kanyang pamilya at mga nauwing tropeyo. I love you. Hanggang ngayong araw, umanaw na si Don Ramon. War Santiago, nakatutok 24 oras. Thank you.
Thank you.